What's up guys? Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Alvinator and for today gusto kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng resume for Canadian employers. So ang una natin gagawin sa resume natin is yung header. So sa header, ang kailangang mga nakalagay doon is yung pangalan natin, address, contact number at saka email address. Ang ginagamit kong format ngayon is from my agency. So sa mga wala pang agency dyan, please comment below kung ano yung current position nyo and re-replyan ko kayo kung anong agency ang nag-cater doon para sa position na yun. Sa format ng agency ko, nakalagay din yung personal information. Pero pagdating dito sa Canada, hindi na siya masyadong tinitingnan. Basically, itong personal information is for the agency verification lang. Next in line natin is yung educational background. So, sa educational background, maraming nagtatanong kung okay lang ba na high school graduate or hindi natapos yung college nila. Ang sagot is yes and no. Yes, may mga nakapasok dito na high school graduate at hindi nakatungtong ng college, pero marami silang experience. Halimbawa, high school graduate sila, pero CNC operator sila for 7 years, for 5 years. So, pag nakita ni employer na maganda na yung experience mo doon sa field na yon, i-hire ka na nila. So, madi-disregard na yung educational points mo. Pero, sa PR application or PNP application, may points yung education para sa pag-a-apply natin ng permanent residence. So, dito sa educational background, lagay lang natin yung course, anong school, at saka yon anong taon or ilang years kayong nag-aral dun sa school na yon. Next natin is yung employment history. Naka-chronological order siya, yung present or yung most recent, yung nasa ibabaw. So, napakalaking points nung kung ano yung current position mo ngayon, yun yung a-applyan mo. Halimbawa, mag-a-apply ka as CNC operator o mag-a-apply ka as welder. Kung ang trabaho mo ngayon is welder, tapos ang a-applyan mo is welder, napakalaking points nun. So, dun sa employment history, lalagay natin yung position natin, naka-highlight, anong company, ano yung address, tapos tenure or yung duration ng pagtatrabaho mo doon, kung ilang years, ilang buwan, tapos job description, kung ano-ano yung mga ginagawa mo or mga nagawa mo during your tenure. May mga nagtatanong kung dapat bang ilagay lahat ng naging trabaho. Ang term na nilalagay ngayon dito is employment history kasi gustong makita yung consistency doon sa field. Halimbawa, nakita dito na nagtrabaho ka bilang isang cook, nagtrabaho ka bilang isang waiter, nagtrabaho ka isang line cook, nagtrabaho ka bilang isang bartender. So, makikita yung consistency na yung passion mo or yung field mo is para sa food services. So, hindi ko alam kung lahat ng agency nire-require to, pero sa amin, nire-require kaming mag-submit ng SSS, employer, or contribution history para ma-determine or ma-verify kung lahat ng employer mo or lahat na naging trabaho mo is nakalagay doon sa resume mo. Isa sa reason, bukod sa makita yung consistency noong pagtatrabaho natin sa iisang field, gusto rin makita yung movement mo. Halimbawa, nag-start ka bilang isang service crew, tapos nakita doon na na-promote ka bilang isang team leader, na-promote ka bilang isang supervisor, na-promote ka bilang isang assistant manager, na-promote ka bilang isang restaurant manager. Yun, additional points din yon para sa mga employer and agency. Tapos na tayo sa employment history. Ang next na tinitingnan ng mga employers or agency is yung trainings and seminars or certifications. So, dito sa
trainings or mga certificates natin, ang isasama lang natin dito is yung related doon sa ina-applyan natin. Halimbawa, mag-a-apply ka bilang isang welder, hindi doon kailangan ng food safety certificate. Pero kung magtatrabaho ka bilang isang food counter attendant or supervisor, kailangan ilagay mo yung mga ganong trainings like managing better shift, handling customer complaint training. So, ilalagay natin yung mga ganong trainings and certifications. So, next na tinitignan ng mga employer is yung special skills and interests. So, yung mga ilalagay natin doon, related doon sa mga apply natin. Halimbawa, mag-apply tayo as a food service supervisor. Lagay natin doon yung core competencies natin like communication skills, customer service skills, managing people, leading, mga ganun-ganun. And last na ilalagay natin sa resume natin is yung character reference. May mga situation na napakahirap, lalo na kung yung ating area manager or yung ating manager is not very supportive sa pag-alis nyo sa company. Syempre, yun nga, mahihirapan sila kapag nawala ka. Pero I'm glad na yung mga boss ko or yung mga naging manager ko o yung area manager ko is very supportive. So, naging honest ako sa kanila right from the start na mag-a-apply ako. So, naging supportive naman sila. So, sila yung naging character reference ko kasi mas kilala nila ako bilang isang employee. Alam nila yung professional skills ko, yung strengths ko, at saka areas for improvement ko. So, hindi naging mahirap sa akin na ilagay sila sa character reference. I-gauge nyo rin, maging honest kayo sa immediate supervisor nyo kasi sila yung mas nakakaalam, yung nakakatrabaho nyo talaga. Sila yung nakakaalam ng ano nyo, strengths and areas for improvements nyo. Thank you guys for watching. I hope nagustuhan nyo yung video na to and I hope makatulong ito para sa future endeavors nyo sa pag-apply papunta dito sa Canada. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please palike na lang po. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe to my channel para updated ka sa future vlogs ko. And kung alam mong makakatulong to sa friends mo, please share na lang po. And comment below guys para sa mga wala pang agency, para mapakilala ko kayo sa mga legit na agency sa Pilipinas na nagki-cater ng mga applicants papuntang Canada. Maraming salamat po ulit and see you sa susunod na video.